kakain ng kumpletong sangkap na kakailanganin natin sa paggawa ng pork tocino. Ang mga sangkap po na ito ay mahahanap natin sa mga grocery stores at palengke. Ang karne pong gagamitin natin dito ay karne ng baboy. Yung bati po, pigue o kasim. Kapag bumili po kayo sa palengke, pwede na siyang ipahiwa ng maninipis o kaya naman ipatapa. Mas maganda po kung ipatatanggalan ninyo yung balat dahil hindi naman po natin ito kakailanganin. 1 kilo po ang gagamitin natin dito. Yung part na binili ko po ay mayroong mga taba dahil masarap po siya sa tocino. Gagamit din po tayo dito ng 3/4 cup ng asukal. Washed po yung gamit ko dito. Pwede rin po kayong gumamit ng brown sugar. Pwede nyo po itong dagdagan o bawasan kung ayaw ninyo ng masyadong matamis. Gagamit din po tayo dito ng 1/2 teaspoon ground pepper. Mas maganda pong gamitin dito yung pinong-pino po. Gagamit din po tayo ng 1 teaspoon Spanish paprika. Ito po yung makakapagdagdag sa amoy. Pati na rin sa linamnam ng ating tocino. Gagamit din po tayo ng 1 tablespoon garlic. Hiniwa po ito ng maliliit at pinong-pino. Pwede rin po kayong gumamit ng garlic powder na nabibili sa palengke o kaya sa grocery store. 1 tablespoon liquid seasoning, pandagdag po ito sa linamnam, pati na rin sa amoy ng ating tocino. Ang gamit ko po ditong brand ay yung Nor liquid seasoning. 1 tablespoon iodized salt. 1 teaspoon vinegar, pwede po kayo ditong gumamit ng kahit na anong brand na gusto ninyo. Pero ako po, ang ginagamit ko po madalas ay dato puti suka. Kailangan din po natin ng 1 cup pineapple juice, kahit anong brand po pwede ninyong gamitin. Pandagdag po ito ng tamis at sauce sa ating tocino. Para sa pagpakulay naman po ng ating tocino, gagamit tayo ng 1 tablespoon ng atswete. Lagyan lang po natin ito ng 2 tablespoon ng mainit na tubig. Yung iba po gumagamit ng red food color bilang pampakulay, pero para po sa akin, enough na po yung kulay ng atswete. Sa isang malaki at malalim na mixing bowl, paghalu-haluin lang po natin lahat ng ating ingredients. Ilagay ko na yung pineapple juice, asukal, gaya po ng sinabi ko kanina, pwede po kayong gumamit ng brown sugar. Sunod yung ating liquid seasoning, pampabango at pandagdag linamnam din po ito sa ating karne. Yung ating iodized salt. White vinegar, any brand will do. Next, yung ground pepper. Pwede nyo siyang bawasan kasi baka masyado na siyang umanghang, pwede nyo rin dagdagan. Sunod yung bawang na hiniwa ng maliliit. Pwede kayong gumamit ng garlic powder para hindi na kayo maggaya. Sunod yung Spanish paprika. Napakabango po ng ingredient na ito, na addict na ako sa amoy. After nating pagsama-samahin lahat ng ating ingredient, haluin lang po natin siya. Make sure po na matunaw yung asukal at mahalo nating mabuti. Ito po yung magsisilbing marinade ng ating karne. Pagkatapos, pwede na nating ilagay yung karne. Pwede niyo pa pong hiwain ng mas maninipis o mas maliliit yung ating karne kung nalalakihan kayo sa size. Haluin na po natin ng maigi hanggang sa kumapit yung marinade. Pwede po kayong gumamit ng plastic gloves at kamay niyo na lang para mas madali yung paghalo. Medyo nakakanawit lang po dahil kutsara ang gamit ko. At dahil napagod na ako, tayo muna saglit. Ituloy na natin para matapos na. Sa part na ito, ilalagay na natin yung ating pampakulay, yung atswete. Uulitin ko lang po, pwede kayong gumamit ng red food color kung ayaw ninyo ng atswete. Nailagay lamang po ako ng 2 tablespoon ng mainit na tubig sa aking atswete. Pagkatapos haluin mabuti, pabalutan ko na siya ng plastic wrap. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong tantakip, basta siguraduhin lang po natin na hindi siya matutuluan ng tubig. I-ref lang po natin siya sa loob ng 24 hours para lalo pang kumapit yung salsa.
Bago po tayo mag-proceed sa packaging, ipakikita ko muna sa inyo kung paano ko niluluto yung ating tocino. Nagpapakulo lang po ako ng kaunting tubig at hindi muna ako naglalagay ng mantika. Sinasama ko na lang po dito yung salsa niya. Itong iluluto ko po is 1/4 na kasi hindi lang siya pantikin kundi pananghalian na rin po namin. Tubig po muna yung nilagay natin at hindi direct ang mantika para po lumambot pa yung ating karne. So basically parang pinakuloan lang muna natin siya bago natin siya iprito. Kapag nag-evaporate na yung ating tubig at tuluyan ng natuyo yung ating pan, tsaka lang po tayo maglalagay ng mantika. Iprito lang po natin siya sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, luto na po ang ating tocino. Pwede nyo na po siyang tikman. Sigurado po ako na masarap yung kalalabasan ng inyong tocino dahil subok ko na po ang recipe na ito. Para sa akin, saktong-sakto lang yung kanyang timpla. Hindi siya ganong matamis, hindi rin siya mataba. Napakalinam lang po nito dahil nanuot na din sa kanya yung sauce natin. Kaya po mas maganda na ibabad natin siya ng 24 hours bago natin siya iprito. Hindi po nakakaumay at sigurado ako napapatok ito kapag ginawa ninyo itong negosyo. Ngayon po magbabalot na tayo ng tocino. Ipakikita ko po sa inyo yung mga kakailanganin natin. Timbangan. Ito po ay electronic kitchen scale at tamang-tama po dahil panggrama po ang timbangan na ito. Para sa mismong pambalot ng tocino, gagamit po tayo dito ng plastic wrapper. Medyo may kakapalan po itong plastic na ito kumpara po din sa plastic labon na typical nating nakikita. Ang size po nito ay 4x8 at nabili ko po sa palengke. Kung kayo naman po ay may vacuum sealer, may nabibili pong plastic na designed na po para sa vacuum sealer. Pero may kamahalan po yon kaya ito na lang po muna yung gagamitin natin. Sa mga magsisimula pa lang po sa business na ito, advice ko po na ito muna yung gamitin ninyo para hindi po kayo agad gumastos ng malaki. Gagamit din po tayo ng tong para sa pagkuha ng karne. Ngayon po, isisil ko na yung mga nabalot natin na tocino. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya siniselyuhan kahit na wala akong gamit ng sealer. Effective at okay din po ang alternative yung technique na ito. Gagamit po tayo ng aluminum foil. Dapat po at least 2 inches yung kapal niya dahil ifo-fold po natin ito sa gitna. Ngayon po, para sa alternative sealer natin, gagamit tayo ng plancha sa buhok. Pwede rin po yung ginagamit nating plancha para sa damit. Tupiin lang po natin yung wrapper at dapat po katulad ito nung pinapakita ko sa video. Ilagay po natin yung plastic sa pagitan ng aluminum foil na tinupi natin sa gitna. Hindi gumalaw-galaw yung foil mamaya, lagyan lang natin siya ng sipet. Ayusin po natin yung pagkakalagay dahil kapag hindi po mabubutas yung plastic natin mamaya. Gamit yung hair straightener, paplansyahin lang po natin yung part ng plastic na natatakpan ng aluminum foil. Kapag nainitan po yung plastic natin, didikit po siya doon sa kabilang layer. Ang purpose po ng paglalagay natin ng aluminum foil ay para po hindi dumikit yung nalusaw na plastic sa ating plancha. Kaya mahalaga po na mayroon tayong aluminum foil at hindi natin ilagay ng direkta yung plastic doon sa plancha. Paiinitan lang po natin ito sa loob ng 10 segundo.
Another idea po, pwede po tayong maglagay ng sticker o branding ng ating product. Ilagay ninyo yung pangalan at logo na gusto ninyo, pati na rin yung contact number. Hintayin lang natin na lumamig yung foil bago natin ito tanggalin. As you can see, maganda po yung pagkakaselyo ng ating tocino. Ngayon, magkocosting naman po tayo. Dito po magkocompute tayo o bibilangin natin lahat-lahat ng ating mga nagastos. Isasama natin mula ingredients, labor, transportation, at magiging electricity. Doon muna tayo sa ating mga ingredients. Dahil po napakamahal na ng kilo ng baboy, ang ginamit po nating fresh pork ay nagkakahalaga na ng 270 pesos. 6 pesos para sa brown sugar, 24 pesos para sa pineapple juice. Pagsasamahin na rin natin yung asin, paminta at suka sa halagang 5 piso. Liquid seasoning sa halagang 3 piso. 4 pesos para sa paprika. At 3 pesos para sa garlic. Sumatotal, gumastos po tayo ng 315 pesos para sa mga sangkap. Para po sa labor, transportation at electricity, pagsamasamahin na lang po natin siya sa 40 pesos. Sa electricity po, kasama na doon yung pagre-refrigerate at pagsisili ng ating product. Sa packaging naman po, dahil kaunti lang yung kailangan nating plastic, ilagay na lang natin siya ng 5 pesos. Ang kabuang gastos po natin ay 360 pesos. Reminder po na ang costing natin ay pwedeng mag-iba-iba. Maaring yung iba makakuha ng mas mura at yung iba naman ay mas mahal. Nakadepende po ito dun sa location natin at kung saan tayo bumili ng mga product. Mas malaki po yung matitipid ninyo kung bultuhan o maramihan yung pagbili ninyo ng mga sangkap at produkto na kakailanganin ninyo kaysa po doon sa patingi-tingi. Mas makakamura rin po kayo kapag sa palengke po kayo bumili kaysa sa mga grocery store at supermarket. Pero kahit gusto nating makatipid, dapat po maging may ingat at mapanuri po tayo sa bibilihin natin. Baka po imbes na makamura kayo sa presyo, makamura kayo sa salita. Ngayon, magkano po nating pwedeng ibenta yung ating produkto? Umpisahan po muna natin sa pagbibilang kung ilang pack po yung nagawa natin. Nakagawa po ako ng 5 packs of tocino kung saan ang bawat isa po ay may timbang ng mula 247 grams hanggang 254 grams. Paano po tayo nakagawa ng 5 packs kung meron lang tayong 1 kilo? Kung nagtataka po kayo, bumigat po yung kami natin nung naglagay tayo ng mga wet and dry ingredients. Nung binabad po natin yung karne, sinipsip po nito yung marinade. Yan po yung dahilan kung bakit tayo sumobra ng 1 kilo. Ngayon, yung kapital natin na 360 pesos, i-divide natin by 5. 72 pesos yung puhunan natin sa bawat pack. Pwede po natin siyang patungan mula 25 pesos hanggang 50 pesos. Kayo po ang bahala basta po mabibili siya. Yung presyo po ay depende ninyo sa target market. Pag sinabi pong target market, ito po yung potential customers natin. Siyempre, babaan niyo yung presyo kung maraming barat sa inyo. Pero kung galante naman po yung mga tao sa neighborhood natin, pwede po natin siyang patungan ng mas mataas basta po makatarungan pa rin yung presyo niya. Itong business po na ito ay pwede nating ilagay sa tapat ng bahay. Kaya pwedeng-pwede itong gawin lalo na ng mga stay-at-home na nanay.